isang bansa, isang diwa. Uy! Ganda ba, Tol? Gumalang ka nga. Eh, nandito. Nandito tayo sa Museum ng Malacanang. Eh, kaya nga, kasi kumukuha ko ng inspirasyon. Yung mga dating mga campaign na materials, mga poster, mga kung ano-ano pa. Alam mo, sinasabi nila, sa isang halalan, ang kandidata raw, eh parang produktong binibenta. Mm-hmm. Ano nga ba ang anatomiya ng isang mahusay na kampanya? Nako, bakit may mga patok at bakit may mga kumapalpak? Alamin natin, mga kapatid, ngayong gabi dito sa history, ang mga pinaka hindi makalimutang kampanya sa kasaysayan. Malamang, Tol, yung watch me nay nay, gagawin ko rin yun, Tol. Watch me nay, watch your lion. Anyari, chismis noon, kasaysayan ngayon. Kung susuriin ang bahagi ito ng Malacañang Museum ay ang kwento ng kasaysayan ng ating demokrasya. Bawat isang alaala ng tagumpay o di kaya'y kabiguan. Ang mga larawan, imahen, kulay, titik, salita, salamin ng mga pangarap at pangakong inilako sa mga nagdaang panahon. Kung tutuusin, ang pangangampanya niya ay isang uri ng paniligaw sa taong bayan, isang panunuyo. Kailangan mo talaga dito sa isang electoral campaign, eh mahuli mo yung tao. Tatlo dapat makita ng tao dyan ay iswal, makilala ka. Pakalawa, magaling ka. No, at kailangan may platform ka na ipepresent sa kanila. At pangatlo, kung paano ipepresent yung platform na yun. Kaya ang mga kandidato, kanya-kanya ng gimmick para lang mapansin. Kung ano nang pinamimigay, sa kampanya may bit-bit yung mga artista para kumanta at sumayaw. At kadalasan, pati kandidato, nakikita talent showcase na rin. Pero noong unang panahon, hindi pa uso ang mga gimmick na ito. Ang mga kandidato magsasabi lang kung sino siya at kung anong magagawa niya para sa bansa. Pagkatapos, uwian na. Sa 1935 Commonwealth Elections, karisma ang naging labanan. Ang pagiging matipuno, makisig, disoy, at malaliding man na good look si Manuel Quezon. Ilan lang sa mga nagdala sa kanya sa pagkapangulo. That I will faithfully and conscientiously fulfill my duty as president. Ginamit niya yung media, dyaryo, radio. Ginamit niya yan para i-enhance yung kanyang image at photography. Kapag nakita mo si Quezon, walang hindi magandang angulo. Chine-check nila yan pag lumalabas yung mga litrato, no? Well, hindi pwedeng pangit ang itsura. Ano naman yan, Miss Dayan? Ito yung campaign jingle na ginamit ni President Ramon Magsaysay at na-translate siya sa iba't ibang dialect. Sa iba't ibang dialect? Naku, hanggang ngayon alam natin yan. Ganda yan. Teka muna. High-tech yung mga player nyo, ah. Uy, ay yung MP3 dati, di ba? MP3 ng unang panahon. Yung MP3 ng unang panahon. Tinan mo tumutulog kahit walang, ano. Ibang klase talaga ang Malacañang Museum. Mga kapatid, alam mo, sabi nila, kung meron daw tayong konsepto ng moderno at makabagong pangangampanya, nagsimula raw yan kay Ramon Magsaysay. Personal na pagkamay sa mga tao sa pangangampanya. Nakaka-LSS na jingle, pamatay na slogan, at itsurang Pinoy na Pinoy. Ang kampanya ni Ramon Magsaysay ang siya raw totoong simula ng modern political campaigning sa bansa. Too much is expected of the administration. Si Magsaysay medyo iba. Kasi he came from a different background. And so yung appeal niya was, he'll appeal to the popular public at large. Hindi na yung thinking man. Ang Mambo Magsaysay ay inawit ni Rosita de la Vega da Rosa. Sinulat at inareglo ni Raul Manglapus. Sa isang maikli at nakakaindak na uwitin, gamit ang ilang linya lamang ay nagawa nitong maglarawan ng estado ng bansa noon. At may Taglish, kahit hindi pa uso ang Taglish sa mga kanta. Isama mo pa dyan ang mga slogan na naglalaro sa mga tugma ng mga salita. Pero mga kapatid, isa raw sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon, hindi pa rin natin makalimutan itong kampanya ni Magsaysay, eh nagkataon daw kasi, hindi lang napakalakas ng campaign material, napakalakas din daw ng karisma ng mismong kandidato. Talagang, is my guy. Ang galing talaga ni Nora Honor, no? Birthday voted in Lanao. He was dark, he was so masa that the people loved him. And of course, that kind of campaign made him the
the people's president. Ang image galing sa hirap, kahit na ang pamilya ay Panginoong may lupa sa Zambales. Pero bukod sa mga jingle, binago ni Magsaysay ang kalakaran ng makabagong pangangampanya. Pupunta ka doon sa mga maraming mga jeep, maraming bus, kakamayan mo sila, no? Kapag ka sa baryo, kahit maputi, tatalunin mo yung mga sapa para makapunta ka sa bawat baryo. At dito naging effective si Ramon Magsaysay. Pero ang makamasang kampanya raw na ito ni Magsaysay, pasimuno raw ng isang cywar expert na taga Central Intelligence Agency ng Amerika, si Colonel Edward Lansdale. I think my suspicion is even kung wala si Lansdale doon, mananalo pa rin si Magsaysay. Mm-hmm. Because meron siyang popular appeal. Ang ending, nung adyos ng Nobyembre 1953, nakuha ni Magsaysay ang 68.9% ng boto at nahalal bilang ikapitong pangulo ng Pilipinas. And in one song, in-encapsulate yung problema ng bayan, tapos si Magsaysay ang solusyon, tapos. Dito umigting yung isang trend sa ating pananaw sa isang leader na kaya niyang isolve ang lahat. Makikita pa rin hanggang ngayon sa Malacanang Museum ang orig na 78 RPM na mga recording ng ilang campaign jingles. I think itong mga political campaign materials, propaganda materials, ito ay nagiging reflection ng mga kultura ng tao noong panahon na yon. This is the presidential plane, PAF-925, Mount Pinatubo, Bulahog Airport. We are now leaving your tower frequency. Yung nga lang, biglang kinuha ni Lord si Ramon Magsaysay noong 1957. Pero kahit wala na siya, patuloy pa rin nananaig ang impluwensyang iniwan ni Ramon Magsaysay. At ang mga estratehiyang pinauso niya, ginagamit pa rin hanggang ngayon. Ramon Magsaysay. Ang estratehiya at estilong pinauso ni Magsaysay ang mukhang naging kalakaran sa pangangampanya. At ang makamahirap na galawan ay ginamit pa ni Diosdado Macapagal, ang tinuguriang poor boy from Lubao. Sa kanyang 1961 presidential campaign, laban kay Carlos Garcia, ang slogan ni Macapagal ay Honest Mac, the Poor Man's Best Friend. Mga minamahal kong mga kapatid, mga magulang at mga tala. Pero tila hindi ito tumatak. Walang arrive. Di gaya ni Binay, hindi mukhang mahirap si Macapagal. Macapagal didn't have that mass appeal either. Mm-hmm. So parang that was a rather colorless election. Oh, weird. Considering, poor boy from Lubao siya. Yeah, boy from Lubao. But then, again, yung character niya, an old-time politician. Pero, kung si Magsaysay ay ginamit ang kapangyarihan ng radyo, ang tatalo naman kay Macapagal noong 1965, ginamit ang kapangyarihan ng pelikula, si Ferdinand Marcos, noong 1965. Inanggap na ng ating pangulo ang ating kahilingan upang ikay mabigyan ng kapatawaran. Ikinuwento ng pelikulang iginuhit ng tadhana ang buhay ni Marcos mula sa kanyang pagiging bar-top notcher na nag-review sa loob ng kulungan hanggang sa pagiging war hero. Hindi nagtagal, nagkaroon din ng tapatan ng matalang buhay. Si Marcos merong for every tear a victory, si Macapagal merong a stone for the edifice. Ang kaso, sino yung nagbabasa ng biographies? Siyempre, kasama niya ang kanyang magandang may bahay na si Imelda Marcos. Ang kabataan ni Marcos at Imelda, parang John at Jackie Kennedy ang peg. But if you look at the Marcos campaign also, we look at it in terms of US campaigns also. Kasi at that time, nung bata pa si Marcos, we see that the reason why Kennedy won in the States, kasi bata siya, and then may magandang asawa siya. That's war veteran pa. So you have those three elements. And then in the case of Marcos, he had the three elements. So, bata din siya, new order, magandang asawa, and then war veteran. Now, pero kung astig ang kampanya ni Marcos, astig din ang naging kampanya ng pinakamalaking tinik sa kanyang pamumuno. Di si Alfonso Policarpio, nagsuggest siya ng nag-plot out sila ng campaign kasama si Ninoy. Ito yung gagawin natin. Mag-strategize tayo. First part of the campaign, who is Ninoy Aquino? Papakilala muna kung paano yung kusino siya, no? And then why vote for Ninoy Aquino? Yun yung second phase. By third phase, before election comes, vote for Ninoy Aquino. Bata pa man ay may matindi na karanasan at ginamit din noon sa kampanya ang makabagong lingwahe ng kabataan noon. 1960s, sikat pa yung Beatles noon eh. Yeah, yeah, yeah. So yung YEH na yon, Youth Experience Hope, ano yung pumatok? At alam naman ang lahat ang nangyari kay Ninoy noong 1983.
Dahil ang lipunan noon ay nabalot sa takot, mga panahong yon, ang simpleng pakikiluksa. Hindi nagtagal ay naging pagpapahayag ng protesta. Ang simpleng itim na tanda na ito na sinusot ng mga namamatayan, paglaon, ay inukitan ng mga pangalan at nadagdagan ng mga salita at mula itim ay naging dilaw. Eh bakit naman ganyan sila nakatingin? Para nakatingin sila sa malayo? Simbolo daw yan ng bagong pag-asa. Nakatingin sila sa... kinabukasan. Ang tawag niya sa shot na yan ay bagong pag-asa. Look, ginagamit ko yan. Drama, no? Drama, oh. Speaking of drama, noong 1986 snap elections, talagang napakalino ng drama. Napakalino ng tuligsaan ng conflict. Para sa maraming tao, malinaw kung sino ang bida at kung sino ang kontrabida. Labanan ng posters, pins, pins mo more, salpukan na rin ng mga kulay. Medyo madilim yung idea, pero dilaw, di ba? Yeah, dilaw. So parang may hope, and then yung radiance ng sun. Ito, of course, green, no? Kasi green yung laurel color. Yes. So, kaya sinabayan yung yellow and green. Yellow and green. And then when the Marcos side came up, red, white, and blue. Red, white, and blue. But then this could backfire kasi US colors ito. Yes. Oh. So ito, hindi ito US. Walang country painting. So ito, Amerikano, tuta ng kano yan. Mm-hmm. So it can backfire. Sumikat rin ang paggamit ng mga hand signs. V para sa victory kay Marcos at L naman na sign ng laban ni Aquino. At syempre, tapatan din ng mga jingle. Ito ang kay Marcos Tolentino. Marcos pa rin ang bayang Pilipino. Marcos pa rin, Marcos pa rin. At ito naman ang kay Aquino Laurel. Kung kay Marcos parang marcha, ang kay Cory naman parang kantang protesta na makakanta pa sa mga rally. Siyempre, kampo ng mga komunista, isang may bahay raw na walang karansan. Ilan lang yan sa mga akusasyon na binato ni Marcos kay Cory. Yun, no? Eh, siyempre, nag-backfire din yun. No? Kasi ang sinabi ni Cory nun, I admit that I had no experience in cheating, stealing, lying, and assassinating political opponents. No? So, di yari ka dun, ano? Pero sa pagbabalik din muna ng demokrasya, gaano nga ba kalaki ang pinag-iba ng pangangampanya? Abangan sa pagbabalik ng history. Pero mga kapatid, pagkatapos ng 1986, nag-iba na ang pangangampanya. Lalong umingay, dumami ang kulay. At higit sa lahat, kung dati, dalawang pwersa lang ang nagsasalpukan, ngayon, labo-labo na. Hindi mo alam kung sino ang bida at kung sino ang kontrabida. Kung sino ang kakampi at kung sino ang kaaway. Uh-huh. At higit sa lahat, naging malakas sa pwersa ang show business. Ito talagang makulay ito. Tignan mo naman ito. Ang dami artista tumakbo talaga noon, di ba? Eh, PJ, Rap. At alam mo ba, tumakbo pala dati si Benti Soytol sa Makati. Kaganda ang buhay. Di ba? At dahil sariwa pa sa mga tao ang people power, nanalo ang kandidatong endorso ni Tita Cory, ang defense secretary na si Fidel V. Ramos. So siyempre, isa rin sa mga bayani ng EDSA. Ang estilo noon, bago pa ang kampanya, nagpakalat siya ng mga anonymous stickers na may misteryosong slogan, ED sa 92. Kaya hindi ba yung problema sa Ramos, kay Ramos, kasi so, maraming kandidato. Yes. So, hindi man siya naging ano lang siya. He was not really popular president. Mm-hmm. Nanalo lang siya in terms of numbers. Mm-hmm. Yung problema dun sa karamihan ng kandidato, people were divided. Mm-hmm. So again, the problem was how to catch the attention. And if you look at the candidates there, no one was really that particularly charismatic. Mm-hmm. Kung si Ramos ay tinuring na minority president sa sumunod na presidential elections noong 1998, kampanya pa lang ay napakalinaw na kung sino ang mangunguna. Yan ay kahit pa todo buhos ang pagkontra sa kanya. Kasama na rin dyan ang simbahan. Dahil sa kanyang pagiging babaero, manginginom, sugarol, at magiging disipulo ng kung ano-ano ng bisyo, naluklok sa pinakamataas na posisyon ng bansa, si Joseph Estrada. I tentim na nanunupa. Laging sinasabi si Erap, bobo. Kasi pag narinig mo siya mag-Ingles, talagang baloktot mag-Ingles eh. Ngayon, yung mga mayayaman, naiinis.
Pero yung mga mahihirap, tuwang-tuwa, di ba? Yung pagiging baluktot ng English niya, imbis na naging liability, naging asset. Sino ba naman ang di makakaalala sa kampanya ni Erap? Wristband, brush up na buhok, jeep ni Erap, at ang slogan niyang, Erap para sa mahirap. At hindi raw ito nalalayo sa campaign strategy noon ni Magsaysay. The reason it became successful, brokered only on one thing, it's masa. Ginaya niya kay Magsaysay eh. I mean, he campaigned in the jeep, he ate with the poor, and everything. Kaya popular eh. Plus the fact that he was a movie star. Ang kakulangan ni Erap sa edukasyon na binato sa kanya ng mga kaaway sa politika, naging alas pa niya. Ang mga Erap jokes, inipon at ginawa pang libro. At noon ng 1998 presidential elections, nakuha ni Erap ang halos 40% na boto o halos 11 milyong Pinoy ang nagsulat ng pangalan ng Erap sa balota. Ika nga na isang Erap joke, he won by a landscape. Oh, Erap is in a restaurant with three friends. One friend orders for potato and another for mashed potato. The third friend asks aloud what the difference is between potato and mashed potato. Tapos pointing to his off-white wristband, Erap volunteers, ito, potato. Tapos then he points to his white shirt, mashed potato. Ang tanong ngayon, sa panahon ng impormasyon o disimpormasyon, paano kaya ito makapag-ambag sa maayos na diskurso? Kasi yung political campaigns ay parang publicity ito. No? This is how you win the votes actually. Yung vote boto natin kasi ay hindi nakukuha dahil sa pag-iisip, rational thinking, logical, tinitingnan kung sino yung pinakamagaling na candidate. But it's actually more emotional. Ulitin natin sinabi nila, ano nga ba yun? Na ang kandidatong nangangampanya para raw ang produktong binibenta. Pero mga kapatid, tandaan po natin, kahit gaano kakwela ang jingle, kahit gaano kakwela ang slogan, eh wala ring panama kung ang kandidato mo ay ubod ng hina. Eh parang si, ano tol, si... Easy. Relax ka lang, June. Mga kapatid, sa darating na halalan, maging mapanuri. Dahil ang kandidatong palpak ay hindi parang produktong depektibo. Walang sulian. Yan po ang history natin sa gabi nito, mga kapatid. Ako po si Lourd Vera, siya si June Sabayton, nagpapaalala. Kung wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay.